papalitan ko naman dito ng saging. Yan. Tapos tataniman ko rin to ng avocado at saka ang durian. Habang naghihintay ako sa avocado at durian, eh pwede na akong umani ng saging. So habang naglilinis ako, yung mga kahoy ay inuuling ko, so para may income ako habang naglilinis ng aking bukid. Ito yung nag-iisa kong mangga. Yan. Marami na akong natanim dyan na avocado. Yan. Hindi ko pa nalilinisan pero may mga avocado na dyan. Mga 10 puno. Dito naman sa baba. Yan. Mga dragon fruits. Mga dragon fruits yan. Paligid niyan, dyan sa paligid niyan, puno na yan ng mga atis. Yung mga tinanim ako dyan, mga atis. So, nakukuha ko sa mga punong kahoy, diyan ko nilalagay ang mga orchids. Marang yan. Mangga. Itong area naman na to ay tatamnan ko pa yan ng mga nyug. Yan. Hanggang dun sa taas. Yan. Nyug ang lalagay ko dyan. Hanggang dun. Taas. 100 years na ang puno na yan. Ang laki niyan, ang laki ng puno na yan. Kawayan. Puro kawayan dyan paikot. Ah, ito yung minarkot kong kalamansi. Dalawa na naputol ko dyan. Nailipat ko na. Ah, meron naman ako dito. Minarkot din na lansones. Dalawa rin. Yan. Pero pag nailipat ko na at nagkaroon na lang ano yan ng ugat, eh magmamarkot luli ako dyan para dumami ang tanim kong lansones. Ito naman ang aking palayan. Nandun. Palayan.
hanggang dun. Tapos doon ako kukuha ng tubig sa taas para tuloy-tuloy ang pagtatanim. May tubig siyang supply. Yan, manggagaling. Galing ng sapa. Ilog. Tapos hanggang doon. Tapos doon naman sa bandaron ay tatamnan ko naman ng mga kawayan para pwede kong ibenta kung sakali may gagamitin din ako kung gagawa ako ng mga kubo. Hanggang dun ilog yan, hanggang dun tatamnan ko yan ng kawayan hanggang dun. Siguro may mga pitong puno yan ang mundo. Ilog. Sarap ang ligo. Gastos man. Gastos man. Yang itu rana.